So what's up mga brother, magandang araw. And for today's vlog, ituturo ko sa inyo yung pag on and pag switch off or silent ng ating answer back tulad nito. Ayan, hindi siya nag-answer back o meaning hindi siya tumutunog. O paano nga ba natin ito ibabalik? So tara mga brother, samahan niyo ako at ating ibalik ang answer back ng ating Sniper 155. R version at saka pwede rin tayo sa Nmax B2. So tara. So yun mga brother, ituturo ko na sa inyo yung pagbabalik ng answer back call sa ating Yamaha Sniper 155R version. So ito ay para sa mga kilis lang, oh. R version lang talaga. So itong video na to is useful hindi lang para sa mga sniper user kundi para sa Nmax B2 user kasi may mga kilis na rin sila. So una sa remote muna tayo. Ang purpose ng remote is to on and off our motorcycle para hindi agad siya maagaw o makuha ng mga ibang tao magamit, di ba? So yung remote kasi natin mga brother is two function yan. So yung on and off, then yung answer back, di ba? So una yung answer back call niya muna. Ayan. Yung on and off niya mga brother is pagka i-off mo yung motorcycle, long press. Ayun, nakita niyo yung ilaw na yun. So ibig sabihin patay na yung motorcycle natin. Kahit pindut-pindutin mo yung switch natin, hindi yan mabubuhay. So pagka i-on mo naman, long press ulit and a second na red, makikita mo and buhay na ulit yung ating motorcycle. Ano? So punta tayo dun sa ating today's topic, yung case natin. Paano ba ibabalik yung answer back call? Kasi pinindot natin, walang tumutunog, di ba? So ganito yan mga brother, pindutin nyo yung key, hintayin nyo yung key indicator down, long press. Yon, narinig niyo yung 1 beep. So ibig sabihin, back na yung ating answer back call. So testingin natin kung bumalik na nga ba yung answer back call na nawala. Ayun, bumalik. So ibig sabihin, effective yung ating technique paano ibabalik yung ating answer back call. Ano? So ganito mga brother, paano naman isa silent kung talagang ayaw nyo na may maingay or hindi useful sa inyo, para sa inyo yung answer back call. Ganun lang din. So hintayin nyo kay indicator, long press ulit. Yun, narinig nyo yung 2 beep. So ibig sabihin yung 2 beep is naka silent mode na ulit yung ating sniper. So pindutin lang. Oh, wala talaga. So, walang nag-answer back. Diba? Walang tumutunog. So ganun lang din mga brother, pag ibabalik, long press lang ulit, wait sa kay indicator, then long press. Hintayin nyo yung isang beep. Yun. So naka on na yung ating answer back. So ang useful naman kasi para sa akin nung answer back, in case nasa parking lot ka o malayong parking, then may mga katabi ka na R version, pwede mong patunogin yung motor mo kasi magkakaiba naman kasi ng code yung motorcycle natin kahit pare-parehas ng keyless system, no? Kaya useful talaga yung answer back para sa akin. So yun lang mga brother, tips ko lang din kung bibili kayo ng keyless system, yung remote is ingatan nyo na, bumili na kayo ng case. Ayan, 50 pesos lang naman to sa Shopee. Purpose nito is para hindi ma-damage if in case na mahulog yung remote or yung susian nyo, hindi agad siya madadamage. Ano? So yung pagpapalit naman ng battery mga brother ng remote is madali lang. Open nyo lang to and palitan nyo lang ng remote na pang relo. So if ever yung tanong nila na paano pag nalobat ito, no, yung remote natin, so meron tayong password. So hindi ko lang pwedeng i-content yung password mga brother kasi ayoko mabash, and syempre securities ng mga sniper user yon, yung password na ini-indicate if ever malos itong ating remote, no. So for the safety na lang din ng ating mga ka-sniper user.
So yun lang mga brother, and salamat sa pagsuporta at panonood dito sa ating vlog for today. Ano? So yun mga brother, tapos na yung tutorial natin for the day. Salamat sa panonood and support. So abangan nyo na lang yung next vlog natin. At madami pa tayong ituturo regarding sa ating Sniper155. So madaming features na pwede nating ituro regarding dito, lalo sa mga baguhan na gumagamit ng kilis system. So shoutouts ko lang mga brother, yung mga tropa natin na solid na viewers na. Una kay brother Arvin Larisma na siyang nag-guide sa akin, nagturo ng content na to. Kasi siya ay mechanic ng Yamaha. So pangalawa si Arwin Moto Vlog, so support niyan si brother Arwin. Si Moto Dwayne, vlogger ng Quezon Province. So si Master Shifter ng Team RPM. Eric team Matapat. Then pa shoutout daw sa Tausog sa Hulusulo, sabi ni Saddam. Kay brother Wilden ng Monteperlas, yung Pogi ng Laguna si Ron J. Then kay David ng Baguio, shoutouts daw sa Team Baguio, mag-chatin daw kayo sa EB. Kay Oliver ng Team Batangas at sa mga Race Blue user. Sa aming honorary member kay Jericho Season, shoutouts din sa mga brother natin din sa ano, sa Lipa Batangas. Kay David, sino pa ba? Kay Ray Machu ng Quezon Province. So yun, shoutouts. Siya yung chapter marshal doon. Kay Glimaine na president ng Team Manila, shoutouts daw sa Summer Lady Rider sa Yoti Club. Kay Jose Villegas, supporter natin to sa ating YouTube channel. Kay Justin Dikina, kay Vincent Kumiya na kainuman ko kagabi, shoutout sa inyo, boy. Kay G-Boy ng Team RPM, ito solid brother ko to na laging nakaabang din sa mga views natin, ano, sa mga vlog natin. So kay Mike Joshua De Vera sa Aldin, kay Aldin din na Marshall din ng Quezon Province. So yun, shoutout sa yung brother, at saka syempre shoutout sa mga pangasawa ko, kay Regine Leesa, na nakasuporta lagi sa akin. So yun, shoutout sa ibang team. At salamat sa suporta mga brother. Kita-kita tayo next vlog. Alright.